Good day mga ka-sports natin dyan. Creamline Cool Smashers at Choco Mucho, isang company lang ang humahawak sa kanila, ang Ribisco. Ngunit malaki ang pagkakaiba ng Choco Mucho sa Creamline. Ang Creamline Cool Smashers, kahit sinong players ang umalis ay kayang-kaya nga nilang panatilihin na sila pa rin ay magkakaroon ng gintong medalya. Ngunit ang Choco Mucho, isang player lang or dalawa ang mawala ay talagang hirap na hirap sila. Malayong malayo talaga sila kung ikukumpara natin sa kanilang sister team na Creamline. Ano ba ang mga dahilan kung bakit ganito kahina na ngayon ang Choco Mucho? Sisisirundi na lang naman ang nawala. How much more pa kung maraming mga players ang aalis sa Choco Mucho? Anong mangyayari na sa team ng Titans? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Alam nyo ba na maglalagasan nga ang mga players ng Choco Mucho at meron mga magsisialisan? Nauna na nga natin pinag-usapan sa ating vlog na si Sisi Rondina ay maglalaro nga sa beach volleyball, kung kaya wala silang aasahan. Ngunit alam nyo ba na meron pa rin mga mawawala sa Choco Mucho at meron naman raw di umanong mga papalit sa kanila? Sino-sino ito? Ang pag-uusapan muna natin ang mga magsisialisan sa Choco Mucho at hindi nga natin sila mamamataan sa paparating na November 5 sa PVL All Filipino Conference. Sino-sino kaya ang mga Titans player na mga aalis? Yan ngayon ang ating ipapakita sa inyo, kaya't panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, subscribe na! Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Sa pagpasok ng PVL All Filipino Conference na magsisimula nga sa November 5, marami ang mga pagbabago sa bawat team. At ang isa nga dito na team ang maraming mababago, ang team ni Dina Wong, kung saan nga magkakalagasan talaga dito ng mga importanteng players at kinakailangan talaga na makakuha silang pangpalit dito. Dahil nga hirap na hirap sila dahil wala nga si Sisi Rondina. Pero titingnan natin kung sino-sino pa ba ang mga magsisilagasan sa mga players nila. Mukha talagang mahihirapan na silang makapag-podium finish kung sakasakali talagang itong mga players na itong ipapakita ko sa inyo ang mga mawawala. Unahin na nga natin dito ang kanilang malakas na star players. Walang iba kundi ang ating outside spikers MVP na si Sisi Rondina. Sa kadahilanan nga na mag-iinsayo na ito para sa papalapit na SEA Games. Alam naman natin na dati na ngang nasa beach volleyball itong si Sisi Rondina bago lang siya napunta sa Choco Mucho. Pero ngayon ay napapabalita nga ang pag-alis ni Sisi sapagkat nga mag-iinsayo na raw di umano ang nasabi nating star player nila para nga sa laban nila sa SEA Games. Kaya't wala nga si Sisi Rondina na makakatulong sa kanila. At hindi lang naman si Sisi Rondina ang malakas na players ang mawawala. Narito pa nga ang isa, walang iba kundi ang nag-iisang middle blocker na magaling na si Madi Madayag. Si Madi ay wala nga rin sa paparating na All Filipino Conference sapagkat ito nga ay nasa Japan nga maglalaro. Kinuha nga siya bilang import kung kaya wala silang aasahan na magaling nilang middle blocker. Kilala naman natin na palaban pagdating sa loob ng court itong si Madi Madayag at siya nga ang team captain. Ngunit wala nga itong si Madi kung kaya kinakailangan talagang magdoble effort nga ang bawat players dito sa Choco Mucho kung gusto nilang makapasok nga para sa Final Four. Tulad nga ni BDL noon na binaliwala nila kung kaya nahirapan sila sa kanilang mga middle blocker. At paano pa ngayon na si Madi Madayag ay wala nga sa team ng Choco Mucho, mas lalo talaga silang mahihirapan na. Malaking kawalan rin si Madi Madayag matapos kasi natuloy-tuloy na talaga ang kanyang kontrata as a import nga sa Japan at kasama na nga siya sa lineup. Kung kaya para sa akin ay kinakailangan talagang maghanap-hanap na silang kapalitan nga ni Madi na malakas na middle blocker. Dahil nga si Madi baka
magtuloy-tuloy na rin ang kanyang karera sa Japan kung maganda nga ang kanyang performance gaya nila Gia Mazing at Jaja Santiago. Kaya good luck na lang sa ating Madi Madayag. At isa pa sa mga mawawala rin, isa rin sa mga matatangkad nga nila na usap-usapan na nalilipat ito, walang iba kundi si Lutgarda Malaluan. Benchwarmer man itong si Lutgarda Malaluan, pero alam naman natin ang kapanahunan niya, talagang mabangis ito kapag nasa loob ng court. Pero sa ngayon ay parang hindi na natin masyadong nararamdaman ang presensya ni Malaluan. Inilalagay rin naman siya minsan sa first six, pero wala talagang makuha sa kanyang pag-asa pa na makakatulong siya ng malaki pagdating nga sa team ng Choco Mucho. At napapabalita nga nalilipat itong si Lut sa nasabi nating Zeus Coffee kasama nga ni Jovelyn Gonzaga. If ever naman nalilipat talaga si Lutgarda Malaluan, good luck na lang sa kanyang bagong team na naman. Si Lutgarda ay palipat-lipat ng team at wala nga siyang ini-stayan na team. Hindi nga siya nagtatagal sa isang team at madalas nga ay halos lipat rin siya kaagaran. At isa pa sa napapabalita na nalilipat na rin ang team ay si Honey Royce Tubino. Si Tubino ay magaling nga siya kahit sa anong posisyon. Mapa outside spikers, opposite hitter ay kayang-kaya niya ito. Talagang masasabi ko na inilaban naman ni Honey Royce Tubino ang Choco Mucho at kitang-kita natin na malaki rin ang kanyang naiambag kasama nga ni Cici Rondina. Pero malungkot nga ang balita dahil lilipat na raw di umano ang nasabi nating magaling nga na players ng Choco Mucho na si Tubino. At sa tingin ko, if ever talagang matuloy rin ang paglipat ni Honey Royce Tubino, siguro ay mapupunta rin siya sa Zeus Coffee kasama niya nga si Jovelyn Gonzaga. At kung matuloy rin si Lutgarda Malaluan, I'm sure tayo na magkakasama pa rin sila. Alam naman natin na mga dati nga silang nasa Army Black Mamba. Magkakasama nga sila noon at baka sa Zeus Coffee ay sila na rin ang mga magkakasama. Yun nga, sana ay huwag munang lumipat si Royce Tubino dahil malaki pa ang kanyang maitutulong sa Choco Mucho dahil nga wala nga si Cici Rondina. At isa pa sa napapabalita nga na aalis ang kanila ngang magaling na head coach na si Dante Alenso Nurin. Marabalita kasi ngayon mga ka-sports na kumakalat rin na di umano ay lilipat na rin itong si Dante Alenso Nurin at iiwan niya na rin ang nasabi nating Choco Mucho. Si Alenso Nurin ay isa sa mga pinakamagaling rin na coach matapos nga na ang Choco Mucho noon ay nalulugmok sila sa kawalan, pero nang pumasok nga si Dante Alenso Nurin ay talagang umangat ang nasabi nating standing ng Choco Mucho at nagkaroon pa sila ng silver medal dahil rin yan sa kanilang magaling na coaches. So ayan na nga mga ka-sports natin dyan, ang balita na di umano ay sila nga ang mga aalis sa Choco Mucho. Ano ang masasabi nyo sa Titans team? Sa tingin nyo, kayanin pa kaya nila na magkaroon muli ng podium finish kung mawawala nga ang ating mga nabanggit na players? Kung sa tingin nyo ay talagang kayang-kaya pa nila na magkaroon muli ng gintong medalya or silver medal, comment kayo sa baba.